Morning. Naging busy na naman nung mga nakaraang araw kaya hindi kami makagawa ng video. Kahapon ay pumitas kami ng mga gulay tulad nitong papaya, pampalaya, at konting talong. At pinahalaw namin yung pipino. Dahil baka tanghaliin sa biyahe kaya kinuha lang yung malalaking bunga. Kaya ngayong umaga, babalikan namin yung pipino para pitasin uli. Baka lumaos yung bunga. Ito, napitasan na nila ito. At dito naman sa kabila pumipitas ngayon. Yan, medyo madilaw na ang dahon. So pagka ganitong tagulan, mabilis ang buhay ng pipino dahil nasisira sa ulan. Pero okay din naman kahit paano ay may napipitas at namumunga rin. Yan, ang kagandahan po ngayon ay medyo tumaas ang presyo ng pipino. Hindi kamukha nung mga nakaraang buwan, halos bagsak ang presyo. Kaya ito kahit konti lang ang mapipitas, okay na rin pang survive pagka ganitong ika nga ay kawit ang palakol. Sa yung buwan ng mga Agosto, yung ganitong buwan, September, pag umaani ka ng ganito, hindi maganda ang presyo, pangkaraniwan. At malakas masira sa ulan ang mga tanim. Kaya marami rin ang nalulugay sa ganitong panahon. Nakakailang pitas ba tayo ngayon? Baka pang ilan na ba to? Ito, pampitong pitas. O, pampitong pitas na ngayon ang pipino namin. Ganito po ang buhay kung minsan ng pipino, mabilis. Minsan 10 pitas lang, tapos na. 10 pitas tuwing makalawang araw. Sa ngayon, nakakapitong pitas, palagay ko naman itatagal pa. Dahil ito, yan, sariwa pa yung dahon. Sariwa pa sa ibabaw. Sa experience namin, ang pinakamatagal naming pitas ng pipino ay nakadalawampung pitas. Bali, 40 days. Pinitasan, ting ikalawang araw, 20 pitas. Ayan, ganyan po ang pinakamatagal na buhay ng pipino sa experience namin. Merong pagkakataong mabilis. Kapag pangit ang naging buhay ng pipino, minsan 7 hanggang 10 pitas patay na. Kaya po itong pipino ay pansalit lang. Isa sa pinakamabilis ang buhay sa mga gulay na itinatanim namin. Patola, medyo tumataas na ang baging. Ito. Ito naman yung isang pinakamatibay sa ulan. Pinakamatibay din sa punggos. Yan, mga after 1 month siguro, ani na kami rito. Ito naman yung bagong gawa naming balag. Kagagawa lang, ayan, medyo sariwa pa yung ibang tulos. Ang problema, hindi namin mabungkal dahil laging umuulan. Hindi namin maikama, nakaredy na sana. Oh. Kakama na lang at tatamnan. Oh, ito naman yung aming Siling Taiwan. Medyo malaki-laki na yung ibang bunga. Yan. Siguro mga ilang araw pa, baka makapitas na kami. At ito, kaga grass cutter lang. Kailangan kasi laging malinis. At ito naman ang aming ampalaya. Ito, pipitas lang kahapon. Obligadong pitasin tuwing ikalawang araw dahil nagka-crack. Ito.
ito ang problema sa Ampalaya ngayon. Nag-uulan. Ang dami na sanang bunga nito. Ayan, no? Kaya lang, pag umuulan, nauuntol yung mga bunga. Pero kung patuloy na mag-aaraw, ay dadagsa pa ito dahil bata pa. Ito yung inanihan namin ng marami ng tag-araw. So, yan po ang problema sa Ampalaya. Talagang pagtag-ulan at lahat naman siguro ng gulay, pag madalas ang ulan, ay mahirap pagandahin. Namumunga na, medyo papangit pa dahil sobrang ulan. Iba kapag maganda ang panahon. So ang mga tanim naming gulay ngayon nasa 7 klase. So ito yung lagi naming ginagawa. Iba-iba ang tanim, ang dahilan para iwas lugi. So bakit ko po nasabing iwas lugi? Kasi sa experience namin, kapag isang klase lang ang itinanim namin at dumagsa sa market o halimbawa na mura, ay hindi ito nabibili lahat. Kaya nagiging resulta ng aming pagkalugi. So kahit meron tayong regular na buyer, halimbawa kung isang hektaryang ampalaya ang tanim natin at makakuha tayo ng 2,000 kilo, kung makasabay natin yung ibang biyahero na napakarami rin dalang ampalaya, so hindi mauubos yung ampalaya natin dala. Kahit tayo may regular na suki, kukuha lang sila syempre nung sapat para sa kanila. So yung iba ay hindi maibebenta. Kaya ang resulta, siyempre, hindi tayo gaanong kikita. So kung mahal ang presyo, walang problema. Dahil kahit marami ang dala natin sa market, mabibili po. Ngayon, dito sa sistemang ginagawa namin na iba't iba ang tanim, iba-iba rin yung inaani namin, kahit marami kaming dala pero sari-sari, at syempre, ang mga buyer, sari-sari din ang kinukuha niyan. So, pag natapat sa magandang presyo, edi okay. Kung matapat sa mababang presyo, so yung mga regular na buyer, kukunin din yun. Iba't ibang klaseng gulay din ang kukunin sa amin. At dahil hindi dagsa yung dala namin, mauubos ito at walang matitira. So, kahit mababa yung presyo, ang importante ay mabili ang aming gulay. Kaya kahit paano, kumikita pa rin kami. Ang mga magugulay po ay kanya-kanya ng pamamaraan. Kung saan ikang ay hiyang, ay yun ang ginagawa niya. So, share ko lang itong aming karanasan. At masasabi kong mas komportable kami o mas kumikita kung iba't ibang klase ang aming tanim kaysa dun sa maluwangan. So tulad ng nasabi ko, pagdating sa market, ay yan ang magiging problema kung napakarami, kung mag-oversupply. Lalo na kung mababa ang presyo, baka halos hindi mabili yung ating pananim. Kaya share ko lang, mas maganda kung iba't iba yung tanim natin. Dahil syempre lahat ng mamimili, iba-iba ang binibili, iba-ibang klaseng gulay. Kaya para sa mga nagtatanim ng maluwangan, itry po natin na magtanim ng iba't ibang klase. Medyo mahirap lang ang pamamaraan dahil iba't iba ang insecticide na gagamitin, iba-iba ang fertilizer, maraming kilos na gagawin. Pero mas makaiiwas tayo sa pagkalugi.